Senator, your roots are in intelligence gathering. If you had conducted surveillance on someone with your kind of past, would you vote that person into office and why? Sorry, I didn't get the question. If your roots are in intelligence gathering, dun ho kayo nagkumpisa. If you had conducted surveillance on someone with your kind of past, would you vote that person into office and why? If he's been proven innocent, at tapos subject lang ng persecution, maawa pa ako sa kanya, iboboto ko siya. Senator, would you vote someone who has blood on their hands? With blood, depende kung ano yung blood on their hands. Kung in self-defense or in defense of a stranger, in defense of his men while conducting a raid, why would I not vote for him? Pero kung blood in their hands, no, deliberate, tapos ginamit sa pag-abuso, not only blood in their hands, literally, no? Pag sinabi yung blood in their hands, kasama doon yung pagnanakaw sa kaba ng bayan. That's blood in their hands. Why would I vote for him? I would not. Senator, you said the first 6 months of martial law were good. How can you say that, even knowing that even before the declaration, people legitimately dissenting were thought to be enemies of the state and were already being rounded up? No, first 6 months, I was a second lieutenant because I graduated in 1971, September 1972 yung martial law. I was an assistant intelligence officer doon sa central sector ng Metrocom. Hindi pa to MISG, you know. I was assigned in MISG much later. Ako yung, alam mo, intelligence and investigation. Ako yung assistant doon. Ang dating boss ko doon, si Major Jimenez, Adam Jimenez. Now, alam mo ba na zero ang crime for the longest time, for so many months? The first time na nagkaroon ng report, yung complaint sa office namin, away ng kapitbahay. Talagang tahimik, nawala pati yung mga standby sa kalsada. Tumino ang mga Pilipino. But you know, after 6 months, nakita ko na nag-deteriorate. Kasi, you know, pumasok na yung abuso. Kasi binigyan ng kapangyarihan ng authority, almost blanket, yung mga generals, ano? Na yeah. Sila nalang basta iseseros yung aso. Alam mo yung aso? Yung search and seizure order, arrest, yeah. Search and seizure order, aso. Alam mo yun, Carmina? Sineserox na lang. Tapos sineserve. And minsan, ginagamit na weapon pang extort. Mm-mm. So sumama na sumama. Alam mo, kung na-maintain lang yung first 6 months of martial law, ideal sana. Kasi disiplinado mga Pilipino. Alam mo noon, pagka kami nagpapatrolya, halimbawa sa Cubao, parang appreciated ng mga tao. Papasok kami sa isang, maski maliit lang restaurant, ayaw nga magpabayad noong may-ari na restaurant. But we declined, sabi namin, hindi po. Babayaran po namin kinain namin. I saw it, you know, yung sincere at saka yung genuineness, sincerity at saka genuineness na nag-o-offer. Kasi alam nila, they were safe. They were protected by authorities. But you know, sabi ko nga, along the way, yeah, how can you be sure that that was what they were feeling and it wasn't fear? I know how to look at people, Carmina. Sa tagal pa naman ng pag-iimbestiga ko, sa tagal ko sa intelligence, more or less alam ko kung niloloko ako. Alam ko kung plastic yung pagharap sa akin. Kaya nga successful ako pag nag-iimbestiga kami sa Senate. Eh. Alam ko sino yung resource person na, you know, pinapaikot lang ako. Hindi ko yung tinatanggap. Senator, I want to go to Twitter user EIC versus fascism. What he said he was asking actually about why you lied about your role during a recent interview and about the claims or the errors that Alfred McCoy wrote. Did you lie, Mr. Senator, in that interview about your role during the martial law period? I did not. Totoo lahat yung sinabi ko. Ang hawak ko sa MISG, Police Intelligence Branch. Nalamp kasi to all together kung ano yung role ng MISG. Meron kaming security branch. Yun ang nagdi-deal sa mga security issues, mga crimes against national security. Ang hawak ko po, Police Intelligence Branch. I was dealing with kidnap or ransom gangs, robbery holdups, drugs, and the likes. Ano? So, yun ang aking hawak. So why would I get involved in torturing? Mali yung kay Alfred McCoy. But did you know, Mr. Senator, that torture was already happening? And what did you do about it? Well, what did I do if torture was happening? Nasaan yung torture na nakita ko? Was I present when somebody was being tortured? Did you hear about it, though? Did you know that was happening? We were hearing stories of torture.
Pero it's not for me to investigate. There's another unit in the AFP at the time, in the PC at the time, na dapat mag-imbisiga noon. All right. In 1999. I was just a first lieutenant, Carmina. Nandun na, kung GPNP ako noon, GPC ako noon, meron ako magagawa kung meron na torture or kung ako yung Metrocom commander. I wouldn't allow it. I would investigate. But I was just a second, first lieutenant, even captain. But in 1999 to 2001, Mr. Senator, you were already PNP chief. And during that time, summary executions by the Davao Death Squad were already being reported. What did you do then? Well, it was the third at the time, ano, in Davao. I had Senator Bato de la Rosa, who was heading the task group Mindanao at the time. I wasn't receiving those reports. You weren't receiving those reports? I wasn't receiving. Lumabas lang naman yung Davao Death Squad ng presidente na si President Duterte. Binabato sa kanya. But before that, well, especially in 1999 and 2001, maski sa news report, wala naman ako nababasa nun eh, na mayroong Davao Death Squad. Never heard. What about intelligence reports? Well, I don't remember reading an intelligence report involving President Duterte or Mayor Duterte at that time. First time natin narin yung DDS nung nag-iimbestiga na kami sa Senate. So it's not on me, Carmina. I was busy cleansing the police. I was busy reforming the police. I was busy eliminating the cotton culture of my policemen. I was busy disciplining them. I was busy with their physical appearance, with their physical exercises, their well-being. Senator, it took a Netflix movie to change your stand about the death penalty law, that many innocents could die. You were a police officer for many years. How could you not know this, that many are behind bars, not because they're guilty, but because they were either framed up or even because of their circumstances? How does that not show that you're not sensitive to what is really happening on the ground? I did not become more conscious until I saw that movie. In fact, when I was CPNP, I was advocating that the restoration of death penalty, even in my first term or even second term. Ano, nag-author nga ako eh, na ma-restore yung death penalty. But then, it sometimes in a person's life, dumarating yung, di ba, meron kang awakening, para bang all of a sudden, a certain event, one event can change your outlook. Hindi naman ako lang yung ganun eh. Maraming mga nakakaranas na in one particular, you know, even in a snap of a finger, ma-realize mo na, oh nga pala, no? Kasi very vivid yun eh. Hmm. Imagine setting himself up, the anti-death penalty siya, advocate siya. Talagang supreme sacrifice. He set himself up to be convicted, you know, by, you know, pretending that there's evidence, strong evidence. And he was convicted. And he was executed. Kung doon mo na-realize, Carmina, masama bang ma-realize mo? Yun ang masama, na-realize mo na nga, oops, eto very vivid. Ano? Kasi ano to eh, parang inspired by a true story, no? Yung movie. Yeah. So parang inisip ko, oh nga no, masama bang magbago ng isip, Carmina? I don't think so. Mas maganda nga yun. Ako, I will admire a person na pagka na-awaken siya sa, because of just one event or one, you know, nangyari sa buhay niya, ako, I will admire that person. Kesa doon sa very stubborn, alam nang mali. Na-realize niya nang mali. Hindi, kasi itong, alam mo, ito, Carmina, no? Hindi ikaw, but there's some media, even social media persons. Anong nangyari doon kay Robert Hong? Kasi nakausap ko siya eh. Noong Sunday lang, pinuntahan ko siya kasi naawa ako. He was the subject of not only ridicule, but threats through social media. Sabi niya, anong kasalanan ko? Nag-file lang ako ng kaso kasi nanakawan ako ng mangga. Hindi nga sa kanya yung mangga. Mm-hmm. Sabi niya, pareho lang stature namin sa buhay. Ang status namin ni Lolo Narding. Kasi siya, truck driver, nawala siya nahanap buhay. Hindi nakapagtrabaho ng isang buwan kasi nagtago. Kasi tinitreten siya, hahanapin kita. So sabi ko, dahil mayroong mga members din ng media, just because yun na yung angulo nila, ayaw na nilang palitan. Mm-hmm. Kaya ako, I'm very appreciative of the Philippine Daily Inquirer. Kaya natras ko yung demanda against them, yung libel. Apo. Nag-file ako sa kanila. Pero nung sinabi nila, can we talk, sabi ko, ang request ko lang, never mind the damages. Mm-mm. Kasi siyempre, meron diyang filing fee, di ba?
na kailangan mabawi at saka 20 million damages in damages yung sinisingil ko. Sabi ko, never mind that. Just give me back my dignity and that's it. Ang offer nila sa akin noon, sige, bigyan ka namin ng anong news story ang gusto mo, ilagay namin above the fold. No, sabi ko. Maski itabi nyo sa obituary section or page, bigyan nyo lang ako ng ganong, ibalik yung dignity ko, mag-apologize lang kayo, sufficient enough for me. And they did. That's why I'm very appreciative. Senator, no matter how much damage they did. Kasi lagi akong banner sa Inquirer noon. Ang reason nila, somebody told me from Inquirer. Kasi bumenta dyaryo namin pag ikaw ang banner. Senator, kanina po na pag-uusapan natin yung training nyo as a police officer. That's in your DNA already. The training to follow orders, to follow the chain of command. Have you ever defied an order given to you, Mr. Senator? And what was that order? And was it worthy? Was it worth it? It was worth it, yeah. What kasi kung alam ko mali, ba't ko susundot? You know, ang aming exposure, ang training ng si PMA, basic lang eh. He who has not learned to obey is not fit to command. Yun ang basic. Pero kung inyong utos sa'yo ng iyong superior ay illegal at sa tingin mo mali, teka muna. Pag-isipan ko muna yan. Ano pong order yon? Ano pong order ang sinuway ninyo? Well, earlier on, I mentioned this kay Boyan na Abunda. Ang May of 1998, kapapanalo lamang ni President Erap. Kasi nung Vice President siya, magkasama kami sa PACC. And in fairness to him, I saw the noblest of intentions na gusto niya magpresidente because gusto niyang iangat yung buhay ng mga mahirap. And then nung nanalo na siya, still, I would not question because yung intention niya pa rin, yung end state na gusto niya mangyari, maganda pa rin. Sabi sa akin, General, alam mo, maraming tumulong sa atin, mga mayors, mga governors. Ako meron akong PSF, yung Presidential Social Fund. Sila wala. Ang inaasa lang na mga yan, alam niya kasi galing siyang mayor eh. Yung kung ano yung nanggagaling sa wedding, sabihin natin lagay, yan ang pinagtutulong nila sa mahihirap. Pinambibili ng bigas, ng kung ano yung may nasunugan, pinagtutulong. Kaya ang iniisip ko, sabi niya, tulungan na lang natin. Let's turn a blind eye, sabi niya. Tolerate na lang natin yung wedding. Sabi ko, sir, presidente ka na. Palagay ko marami ka pa rin maitutulong sa mga mayors na tumulong sa iyo. Yan sir, illegal yan. Sabi ko pa nga, larong lupa yan sir, sasabog tayo dyan. In-explain ko pa in detail. Bakit sir, sabi ko. Siyempre mag-aapon ka ng inkargador. Yung inkargador, kakausapin niya mga operators. Oy, clear tayo sa Malacanang. Yung operators, kakausapin yung mga kabo. Huwag kayo mag-alala, clear tayo sa Malacanang. Yung kabo, pati yung mananaya sa wedding. Huwag kayo mag-alala, open tayo. Hindi ba sir, ano yan? Hindi mo maililihim yan, sasabog ka dyan sir. And you know, as it happened, prophetic ka eh. Heady heeded my advice at the time. Not advice really, but you know, it was just a statement just to express my opinion, my view. Kung sinunod niya, baka hindi siya na-edsa dos. Because doon nagsimula, di ba? Alam naman natin lahat eh. Saan ba nagsimula yung downfall?